nanawagan na ang Pilipinas sa International Tribunal for the Law of the Sea na mamagitan na sa patuloy na tensyon na nangyayari dyan sa Panatag Shoal. Kung nyo pong matantandaan, dyan po binomba gamit ang tinatawag na water cannon ng Coast Guard ng China ang ilang mangingistang Pilipino. Samantalang ating mga mangingista naman takot na raw, kaya ang iba sa kanila nag-iiba na ng trabaho. Mula sa San Felipe, Zambales, nakatutok live at eksklusibo si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mike, alam mo, hindi na raw bago sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ang mataboy ng Chinese Coast Guard. Pero ang tirahin daw sila ng water cannon, hindi na raw dapat palampasin ng gobyerno. Madaling araw kanina na makabalik si Efren Forones galing sa pangingisda sa pinag-aagawang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Sa kada palaw niya papunta sa lugar, may kaakibat lagi na kaba. Palagi raw kasi silang itinataboy ng Chinese Coast Guard. Wala raw magawa si Efren kundi sumunod kahit alam niyang bahagi pa rin ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Bugawin ka lang, maaalisin ka. Ano mga gamit nilang pambugaw sa inyo? Ay, yung plug lang, plug na ano, wala namang armas. Plug ng? Plug ng, pula man plug nila. Inaabangan ako parati ng barko. Hindi ako makalapit. Pero ang mangingisang si Ricardo Magno, di raw nasindak dito. Kaya isa siya sa mga nakatikim ng water cannon ng Chinese Coast Guard noong January 27. Hindi na kami umalis. Nagmatigas na rin kami. Parang gusto lang banggayin, halos siguro dalawang dangkal, tatamaan na yung ano namin eh, yung bangka namin. Okay. Nung alam nila parang ayaw talaga kami umalis, kinuha yung hose. Bago ginaano kami nila, kala siguro na talagang alis kami. Nung hindi kami umalis, pinasiritan kami ng tubig. Kala namin baril na yung laman ng ano, nung paglabas, hos pala yung kadugtong. Ayon sa mga mangingisda, nagsimula raw ang pangaharas sa kanila ng Chinese Coast Guard mula nang magkaroon ng standoff sa lugar noong April 2013. Simula raw noon, natakot na ang ilan sa kanila na pumalaot. Noong May 2012, nakuhanan pa ang ilang beses na tangkang pagharang ng mga barkong may marka na Chinese Marine Research sa mas maliit na barko ng BFAR. Pero nakalusot ang barko ng BFAR. Kita rin sa video na aakalaing nagbigay daan na ang dalawang vessel ng China. Pero agad nakita ng mga Pinoy ang mooring line, isang patibong na maaaring makasira sa propeller ng mga barko. Kinabukasan, isang helicopter at isang rubber boat ang kumuha pa ng litrato sa mga barko ng BFAR. Dahil sa mga ganitong insidente, imbis na pangingisda, napilitang lumipat sa pamamasada si Tolomeo Forones. Malayo ka na sa bahura mismo. Eh, iba naman target namin, isang pambahura naman. Hindi naman pang deep sea fishing. Yung gikitain mo sa loob ng isang linggo, hahanapin mo na rito sa loob ng limang buwan. Yung natitikman ng mayayaman, kaya mo rin tikman pag nandun ka. Pakain ka ng lobster doon, lapu-lapu. Simula na magkaroon ng tensyon sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal na 220 kilometers lang ang layo mula rito sa bayan ng Masinloc, iisang hiling ng mga mangingisda. Sana maayos na ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China para makapaghanap buhay na sila ng hindi kakaba-kaba. Patuloy raw ang pagpapatrolya ng armed forces sa lugar, pero hindi pa raw kailangan ng military deployment doon. Nakahanda rin daw ang Philippine Coast Guard na bumalik sa Panatag Shoal sa oras na bigyan sila ng go signal ng Pangulo. Kailangan ipagpatuloy ng ating mangingisda ang normal nilang buhay at pag dumating ang panahon na kinakailangan nilang AFP, we will react appropriately depending ngayon sa sitwasyon. Sa sitwasyon na to, it does not merit a military response. Ang Malacanang, patuloy raw ang panawagan sa International Tribunal for the Law of the Sea. We have already made a solid case before the international community. Our approach has also been lauded by most of the members of the international community as far as the path of arbitration that we've chosen to take. Kabuhayan at karapatan, Mike, ito na raw ang pinaglalaban ng ating mga kababayan ngayon. Pero dahil alam naman daw nila na kumbaga no match tayo, umaasa pa rin daw sila na sana nga lahat ay makukuha pa rin sa diplomasya para maliban sa walang madisgrasya ay sana raw ay mauwi na sa mabuti ang lahat. Mike? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.